Ayan po yung susunod niyang bunga, ayan. Yung dalawa na yan. Kaya pag pinihit mo to, kailangan dahan-dahan para hindi matanga itong susunod na bunga. Ito na yung drone, lilipad na. Yeah, may nag-comment. Si Bapang Pangolan daw, pinakamaingay. Maingay ay kayong mama dyan, yung si Tatang. Hindi yata ay ka namamahinga, natutulog. So maghahalaw sila ng ano ulit. At ako'y sasitaw. Tinan ko ba? Bakit sa akin? Tinan ko? Hindi ko naman alam. Bakit napapakano kaya ito? Katalim yata. Di naman pumatalim yung iklog ko. Ere, meron pa reserva oh. Alis mo pita sa tupya. Sa ano? Sa ano wala ko. Meron pa tayo isang dito, isang reserva. Nakakapotin ako, masama yung panahon. Nakakapot naman. Hindi siya natatakot. Gusto mo, wala kahod ano? Sinigurado lang. Ay, kumukulog ha? Ay, daw. Parang kayo dun. Sinakot na yata yung kahit. Ewan ko lang naman. Ewan ko lang. Iba rin nag-iingat. Ano? Mahirap kalaban ng kulo, kidlat. Alam ko yun sa akin. Walang kahuna na. Ay, hindi. Ikaw, may mga doon. At mahirap pa tayo, masarap pa rin nabubuhay ba? O sige, at mukhang kakaahon na. Abayaan mo yan. Abayaan mo yung okra na yan. Kumikidlat. Kasama ka ba? Ay, hindi ha. May iwang ka doon. Tamahan ka ng kibla. Buhay mo ito palit. Ngayon, alam mo yun, ha? Naubos nyo na yung buwan dito, yung pang-opera. Hindi na ako nagkaga nun. Meron pa dyan. Meron pa ko lang. Hindi ako nagagamit ako. Sa, hindi ganito kayo. Ginagamit ko naman yun. Ako ba magguguantis pa? Sa sitaw? Hindi na kailangan yun. Ay, alam bulo yun eh. Bap, sa muli lagay baldi ko. Ako yung maghahalaw sa sitaw habang pumipita sila. Konti lang naman makukuha yung mga unang bunga lang. At importante makuha natin kaysa sa gumulang. Dito ako mag-umpisa sa gawin dulo para papalapit sa kubo. Sabi nila pamimigay daw namin yung unang bunga para dumami. Pamigay natin, pero siguro mabibigyan nito isang pamilya lang, dalawang pamilya. Pisahan natin dito sa dulo. Oops! Unang pitas, unang harvest. Kailangan dahan-dahan lang din kasi yung kasunod na bunga nandito rin, pag napihit mo ng hindi maganda sisira yung susunod na bunga. Ay, may langgam, kailangan ng spray. Ayan, susunod pong bunga yan. Ayan, pag napigtas yan, wala na, hindi natutuloy, kaya kailangan dahan-dahan din. Gaya nung pag ano namin, pag halaw, unang halaw namin sa okra, naka isang timba lang kami hanggang sa dumoble,
tumriple. Ngayon nakaka 15 bags hanggang 18 bags kaya niyang pitasin. Kaya niya i-produce. Ayan, tulad niyan guys. Ayan, oh. Ayan po yung susunod niyang bunga. Ayan. Yung dalawa na yan. Kaya pag pinihit mo to, kailangan dahan-dahan para hindi matanga itong susunod na bunga. Paikot lang po natin ganyan. Okay. Ayan, ganun lang po. Para hindi nadadamage yung susunod na bunga. Ayan, yung mga yan, sa nasusunod nating halaw yan. Ayan. Ayan, pang-abot na sila oh. Hindi na namin naasikaso to dahil sa araw-araw na pitas ng okra. Dapat yan, ninaano pa namin. Ni-scatter pa namin sa balag. Ayan, tulad niya, no? Nagpang-abot sila. Kailangan alisin yan. Ayan, sinasabit namin yung mga bungay kasi naapakan namin. Laging nasa baba yung mga unang bunga sa gawing baba. Sa taas wala pa. Kailangan ma-spray yan to. May nakikita akong uod tsaka langgam. At dahil nakasayad sa lupa yung mga unang bunga, hindi sila diretso. Bumabaluktot sila kasi hindi sila nakahang. Pero yung mga susunod nating ano, yan kagaya nga, nakahang na sila. Didiretso na yan. Maganda kasi pag naka-hang sila. Pwede na ulit ako mag-grass cutter mamaya. Ay, sa kabila oh, madamo. Ang ganda oh. Okay. Na tayo. Dami nating napitas oh. Gaya ng madalas yung sinasadya sa akin guys na huwag sasabihin mabigat para madaling maibenta, huwag sasabihin konti para dumami. Salamat. So, yan po yung nakuha natin sa unang halaw. Boss-boss muna tayo ng damo habang maaga. Yeah. Yan o, kapal na. Nabuta tayo ng ulan. Konti na lang oh. Hey! Yari! Madulas. Wala, hindi tayo makaka-spray niyan. Oh, ayan oh, naka-isang laksa ako. Dami na. Ayan oh, may naninira trek oh. Kulang sa spray niya. Oo. Pag maulan talagang ganyan eh. Luto sila ng pansit. Kain mo ah. Pansit? Buulan niya eh. Dapat wala kang sinala. Nag-grass cutter ako. Ano yung niluto nyo? Pansit? Ay nako, paborito ko yan! Sabi na ni ate, kaso lang hindi pa hindi gusto ni kuya.
na kami. Kahit din. Hindi pa muna nakakainin na namin yan. Kaya kayo! Ay! Magsulukot ko! Uy! Magsulukot ko! Magsulukot ko na lang ako. Pag ganyan sana kayo. Hindi nyo binigyan yung tricycle. Ayaw niya! Hindi daw sa kakain ng pansin. Mangharang kayo diyan ng mga dumadaan, pamigay niyo. Mangharang din. Walang tao sa bahay. Yeah, sige, subukan mo mag-plastic kung gaano kakate. Matutulong ako mag-ganyan. O, de, sige. Para lang sa akin. Yeah, hinihintay ko pa po niya, papa. Eh, ito pala ilabubing. Bo, huwag gamitin mo yan sa amin yan. Baba, masubukan ko si ate eh. Oh, ini pala yung labo. Chate lang. Eh, pipilian na lang. 90. Pipilian na lang. Sali, saliwa. Yung 10, ganyan. Tapos 10, balik ta rin mo. Hello, no? Eh, naka-isang laksana ako. Wow. Ipamimigayan daw sa maraming anak. Eh, number one na ako dun. Sige, kumuha na kayo dun. Merienda na muna kayo. Pwede lang naman yung ipapamigay. Eh, Kuya Olan. Sabi. Wow. Tama ba? Babe sa turbo eh. Oh, merienda na kayo, kuya. Lalang bulutan niya. Basta. Santi na nga yung niluto. Masarap 'yan, puro sahog ah. Basta hugo. Uy, merienda ko. Kuya Ate Bel lang galing. Kaya si Bel. Okay. Ah, sige, Olan. Oh, tara na po, merienda na. Merienda na. Ito na 'yung bibigyan. Palamanan niyo ng tinapay. Uy. Ikaw ay ayaw mo magmerienda? Kala ko Pedro yun eh. Ayaw na yun. Ayaw na yun. Ito balik tarong pala na. 90? Kakain ako niyang konti lang. Ano ba ito eh? 90 te. Ba't ito ko rin pa na ito? Ay ano na ito? Baka malugi tayo sa ginagawa mo na yan ha? 90 to. 30 na yan. Hindi. Ala, malulugi tayo dito pag ha. 30 na yan te. 30 na yan. Ayo trend. Oo. Ba't naman trend? Sabi ko na nga ba, hindi ka marunong magbilang. Hoy! Kasarap! Oh, ulam daw, ulam. Isukin natin. O tayong ulam, bigyan mo pansit. Tsaka tinapay. Boss! Merenda ka muna dito. Sige, titingin akong isda. Sige, merienda ka muna doon. Ay, hipon na lang. Pusit o kaya hipon. Oh, anong gusto nyo? Pusit o hipon? Hipon o pusit? Hipon. O hipon daw, boss. Sige. Merienda ka muna, mamaya na. Hipon. Ilan ito? Ba. 60 yan sa tingin ko, 60. Ilang kilo ilalagay? Iyan ang Ate May. 1 kilo. Magkano 1 kilo, boss? 400, boss. Pamura naman. Pamura nga. Boss, sakto 1 kilo, labas sobra. Ay, di, boss. Di, okay na to. Okay na to. Okay na to. Ay, wala na, sakto 1 kilo, ah. Patrick, inuli na eh. Awit. Kain tayo. Oh. Sarap diba? Ay, ulan. Ang kalaban ng sitaw kasi pagka madalas ang ulan, yung bulaklak niya nalalaglag. Yung maulan. Yan oh, nakaluluto na si Kuya Olan. Yan. 7 up. Marami, ito makalawit na eh. Ka nagpapaulan. Ito ba kayo kakain? Siyempre, nete. 1 kilo lang yung hipon namin eh. Yung kalahati, hati-hati na kayong tatlo, apat. Kala ko sa bahay kayo kakain. Yeah, pwede na ulit oh.
Kaya lang matalsik niya maulan eh. Pero okay lang yan. At least hindi mainit. May tutay na to. Matalsik. Pag bagong ulan matalsik. Maganda pag tuyo ng konti. Oh 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 oh. Kain na tayo. Anong oras na ba? Hingga alas 12 na alam ko eh. Wala pa ba? Ha? 11? Nagutom na sila eh. Pagod dyan ba kayan? Si kuya ang di talaga kayo uwi? Dito talaga kayo kakain? Pang-apat na katao lang yung ulam namin. Binilang eh. Ay, binilang oh. Wala na. Yan na lahat yun. Binili ko na lahat yan. Basta ngayon kalahating kilo sa amin ibinig. Sige. Pagdamutan na natin. Ibig sabihin kasali kayo dyan? Oo. Oh, ayaw nila umuwi eh. Tara na. Pagtsagaan na natin. Hindi ba kayo na nahabag sa amin? Oo. Ate mo. Nakukong pa ngayon. Tige lang. Tika-tikapat. Tagalin natin ko. Umiiwas. Sige, salin na natin sila. Oo eh, nandito na eh. Lagay ka ng pansit yung marami. Bigyan na natin. Para, masarap ulam yung pansit eh. Ayun, pwede rin ulam yung pansit. Ganun ba nakitang kanin? Sige. Isalo na lang ka to. Salo na kayo sa ulam. Oo, salo na lang. Oh. Ah, meron naman talaga tayong taglilimang piraso. Pwede na yan. Sa lalaki nito yan, pwede na yan. Malalaki naman yan. Wala eh. Eh kung tayong apat lang, de, solve tayo dyan. Uy, huwag ganyan, masagwa yan. Huwag ganyan. Inipit ko na nga. Aray ka. Bata talaga yun. Aray kake. Kain po tayo. Yun, may pansit, may alternate naman pala eh. Yung pangati eh. Okay lang sa akin. Okay. Tama na to. Pang masamang maluso ganyang ano. Kain po tayo. Pandagdag. Uy. Ito mo lagay yung ano mo dito. Hey! Ayoko na. Talagang magkatamay kayo. Ba, lang naman kutsara. Kutsarahin mo yan. Hindi naman kayo kutsara. Hindi magkutsara ka. Ano ba? Magkatamay din ako. Hindi ko mapipil ang sarap niyan. Pagka nagkutsara. Sarap ah. Ayaw na ni Bing? Ayaw na kuya. Tablusog na daw siya. Oh, nag-uugas na ng kamay ah. Uwi ka naga? Hindi ko pa nga natitikman. Ah, hindi pa pala. Talukap niyan eh. Wala. Kala ko tapos na. Anong talukap? Ito po, balat. Yung sa ulo? Mangan. Mangan tayun. Sarap. Batrek, bilis-bilis sa mga baka. Madagalit yan. Isa na lang yun sa amin. Nakabot.
tulog kami. Sarap na tulog sa kumbo. Presko. Lamig-lamig pa yung simoy ng hangin eh. Si Kuya Olan, di natutulog ng tanghali. Nandyan daw yung lalagay ng pinto. Iwan ko muna kayo. Yung pinto kasi ng CR namin, pinabago ko. Pinagawa kong sliding eh. Andyan na daw sa bahay. So, ito yung pinto. Glass. Para dun sa shower. Tapos ito yung tao ba ng plato. Ah, dun siya may pinto. Ayun oh. Ayan po, dyan ilalagay yung cabinet. Ito yung taoba ng plato. Hindi ito kasama. In order ni Macy's to sell online. Na paano ba yun? Pero sa kuya may ginagawa siya. Kino customer siya. Ah, meron din siya. Oh. Bale, ito yung dating pinto nung CR namin. Dahil di bukas siya, maliit yung CR at tumatama siya dun sa ano. Sa toilet bowl. Kaya pinabaklas namin. Yung pinabago ko. Pinagawa kong sliding para walang kain ng space. So guys, hindi nila natapos at babalikan na lang daw bukas. Paki-check niyo na lang sa channel ni Mrs. Jimmy Speaks yung pag natapos na nila to para makita niyo yung kabuuan. Yan, may kasama pa kasi ganyan yan yung cabinet. Lagay ng sabon, toothbrush, or kung ano man yung pwede nating ilagay dyan. Tapos may salamin. Pakita ko sa inyo yung tanim namin doon sa taas. Mula doon sa taas para makita niyo yung buong tanim namin. Sana kung may drone tayo, no? Gandang tingnan niya sa drone. Doon na lang tayo sa taas. Tataas ko na lang yung monopod ko, yung tripod ko. Umalik ako dito, umuwi na sila kasi alas 6 na eh. So, mag-outro lang tayo dito sa bukid. Yan, sadya namin hindi inaalis yung damo na yan para may kamuting kahoy sa loob eh. Para magsilbing bakod. Para hindi nakakapasok agad yung taong dumadaan dito.